Hello everyone! My name is Hani Litrudes. Welcome and welcome back to my channel. So ngayon, pag-uusapan po natin kung paano ba mag-register sa e-travel. So ang e-travel po ay kailangan natin kapag tayo ay magta-travel to Philippines. So mag-register po tayo 72 hours bago po tayo mag-depart. So ang first po natin gagawin ay i-type po natin yung website ng e-travel. So ito po yun, etravel.gov.ph. So ito po yung makikita natin kapag na-open na natin yung website ng e-travel. So now, kailangan po natin mag-register. First, kailangan po natin pumili kung Philippine passport holder ba tayo or foreign passport holder. And then date of arrival. Ano po yung date kung kailan tayo mag-arrive sa Philippines? So for example, December 6 tayo mag-arrive sa Philippines. So piliin po natin yung December 6. And then, enter email. Yung email address po natin. And then, next is re-enter email. Now, kailangan po natin i-click yung yes, I agree. And yung I have read. And then, continue. So, ngayon, kailangan natin i-fill out yung personal information natin. Now, yung address naman po natin, yung permanent country of residence. Ngayon naman po yung travel details natin. Ayun nga yung date of arrival. And then country of origin, kung saan po tayo galing na country. And then dito naman, are you an overseas Filipino worker? Kung OFW po tayo, i-click po natin yung yes. And kung hindi naman, i-click po natin yung no. And then yung purpose of travel. So makakapili po tayo ng options dyan. Meron po silang choices kung ano ba yung purpose ng travel natin. And then flight number. Makikita po natin yung flight number natin sa ticket natin. And then traveler type, aircraft passenger. And then next po. So next is health declaration. Ito na po yung information about sa vaccination natin. So kailan yung date ng first dose and kung ano yung vaccine and kailan din yung second dose and kung ano yung vaccine. So ngayon makikita po natin yung summary ng information natin. Kailangan po natin siyang i-double check kung tama po ba lahat. And kapag tama po lahat, i-submit po natin. And then, ayan na po. Oh my gosh. And then, ayan na po. Makikita na po natin yung QR code natin. So, itong QR code na to, ito po yung ipapakita natin upon check-in and kapag mag-board na tayo hanggang sa mag-arrive po tayo sa Pilipinas. Sana makatulong po itong video. Kapag may questions po kayo, please i-comment nyo lang. And ilalagay ko po sa description yung link ng e-travel kung saan po tayo mag-register. Thank you for watching. Bye-bye!